Ngayon po ay mahalaga rin yung ating tatalakayin kapagkat ito po ang kailangan lalo sa panahon natin ngayon. Amen. So sabi nga po doon sa Hosea 4:6, my people perish or destroyed for lack of knowledge. Puntahan naman muna natin yun. Hosea 4:6, sabi, my people are destroyed. Hosea translation, perish, destroyed for lack of knowledge, because they have rejected knowledge. And I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Amen. So ito po ang sinasabi, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kailangan po alam na alam natin, lalo na at tungkol sa ating Panginoon. Kasi pagka hindi natin lubos ang kilala ang Panginoon, hindi tayo lubos ang makakasunod. Amen? Kaya ito po ang titulo natin. Ang titulo po natin ay ito. One who knows God, keep His commandments. Amen? Ibig sabihin, kapag tunay ka nakakatingala sa Diyos, susunod ka. Kaya kapag ka isang tao, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi mo talaga kilala ng Diyos. You are just pretending that you know who He is. But the truth is not. Maaring may pahapyo, may nalalaman ng konti. Kaya isa Panginoon, lubos na natin siya kilala. Kasi tayo kilala ng Diyos eh. Amen? Alam niya ating iniisip. Alam niya mga puso natin. Alam niya pinaplano natin. Amen? Pero dapat din, alam na, ano natin? Sino ba itong Diyos na ito? Walang problema ito, kilala natin ng Diyos. Pero hindi lang basta kilala. Kilala mo ang Diyos. Na alam mo, yung ginagawa mo, yung iniisip mo, ay tunay na galing sa Diyos. Kasi pagka hindi, yun nga, kapahamakan. Kaya doon sa binasa natin sa Hosea, di ba? Kapag ka tayo ay hindi sumunod, ang sabi doon, malinaw yan eh. Seeing thou hast forgotten. Ibig sabihin, thou hast forgotten the law of the God. Hindi natin alam eh. Hindi nasa nakalimutan. Hindi natin alam kung ano yung mga batas ng Panginoon. At kapag kayo naman yan, I will also forget thy children. Nakalimutan ko rin yung mga kakanin, yung mga anak. Amen? Kaya may narap, gusto natin talaga masaganang pagpapala mula sa Panginoon, ay dapat let us continually search the scripture so that we will know kung sino talaga ang Panginoon. Kasi dapat yung mga tanong, sino ang Ama, sino ang Anak, at sino ang Banal na Espiritu. Dapat alam natin lahat. Anytime tayo sa Panginoon, makakasalit tayo. Especially when we are sharing the gospel. If somebody asks you, kailangan masagot natin ng tama. Amen? Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, maraming naninira. Tulad lang kahapon, yung napanood ko sa YouTube, yung vlogger na Lola. Napapanood niyo ba yun? Yung vlogger na Lola, pinayuhan niya si Manny. Sabi, huwag ka lang tumakbo ng presidente. Magpastor ka na lang. Ang pastor din naman kumikita. Limpak-limpak pa. Kasi sa Amerika, kasi sa Amerika, may yaman ng pastor. Kasi naobligado sila. Talaga obligado sila na magbigay. Hindi katulad sa atin na kusan loob. Amen? So, ibig sabihin, pagka hindi natin lubos ang kilalaan Diyos, may niwala ka sa mga ganun na nagsasabi. Amen? So, kinakailangan po talaga kilala natin ang ating Panginoon upang
masunod natin o sumunod tayo sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Amen? Kasi pagkakilala mo ang Diyos, nag-iisip mo pala, nagpa-plano mo pala na hindi maganda. Ibig sabihin, ipigilan ka na niya. Andiyan ang Banal na Espiritu para sa matay. Pero kung hindi mo kilala ang Diyos, tuloy-tuloy ka doon sa maligawan. Kaya maraming naliligaw kahit mga sinasabing Christian. Amen. Amen. So, talakayan po natin sa unang buwan. First chapter 2. Dito sa First John chapter 1 Juan chapter 2 beginning at verse 3 ang sabi nyo, and hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Ito nga yung sinasabi. Sabi, and hereby we do know that we know him. Kung sinasabi natin, kilala natin siya, ililamos niya. Ano sabi rito? If we keep his commandment, kung sinusunod mo ang kanyang mga utos, pwede mo sabihin, kilala ko ang Diyos. Pero kung hindi ka naman sumusunod, ibig sabihin, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo siya, matatakot ka. Nagumawa na hindi maganda. Pero hindi mo makilala, kanya nakakagawa ka ng mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. Nakumuha natin. Kaya malinaw eh, no? And hereby we know that we know him. Sinasabi natin na kilala ko siya. O, sabi, if we can be smart, kung sinusunod mo. Pero pagka hindi ka sumusunod, hindi mo talaga kilala. Hello? Amen. Kaya nga binigyan tayo, no? Biblia, para pag-aralan talaga natin. Pagpulay-pulayin natin. Kaya malinaw na siya sabi, a man does not live from bread alone, but from every word that proceeded. Pero hindi mo ang hindi na sa pinapay na bubuhay tayo kung hindi mo sa bawat salita na namumutawig sa bibig ng Diyos. So it is very clear that the scripture is came from the mouth of God. Amen? Kaya dapat talaga pinag-aaralan natin ito. Kaya ito yung linigaw natin mga kapatid because we are now on the end time. Nasa huling panahon tayo. Kaya dapat alam na natin ito. For he that said, I know him and keepeth not his commandment is a liar and a truth is not in him. So maniwala po. Siyang nagsasabi na kilala ko siya ngunit naman sabi and keep it not, na hindi naman sumusunod sa kanyang pinag-utos, ay ano? Sinungaling. Amen? Is a liar and the truth is not in him, at ang katotohan ay wala sa kanya. Amen? Kaya nga anytime, the times, tanungin, alam natin, kasi, tandaan natin, lahat tayo pinili ng Diyos. It is not by accident na huwi ang in. Lahat na narito, kahit na nasa labas, lahat na sila sa ating Kristiyano. Amen? Gagamitin tayo para Panginoon para makapag-share sa Kanya. Sa Kanya salita. Sa mga tao hindi pa nakakakilala. Kaya kung may magtanong sa iyo, sasagot mo ba? Kaya nga, meditate day and night. Kasi ngayon, may magtanong sa'yo, masasagot mo. Lalo na ngayon, may mga napakaraming false prophet, false teacher sa panahon ito. Nagsishare din sila. Eh kung ma-encounter mo yung talagang nasira na ng mga false prophet niya, at sinabi sa'yo ganito, paano i-encounter yun? Anong i-correct yun? Kung hindi natin alam. Amen? Kaya napakahalaga alam natin ang scripture. Amen? Dahil hindi natin alam kung kailan, kung anong oras, kung kailan tayo gagamitin ng Panginoon.
na dapat lagi tayong magdala. Amen po? So, kaya nga, huwag ka kahit sabi niya, is a liar and the truth is not in him. Amen. Fine. But whosoever keepeth his word in him, verily is not well perfected. Amen. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap. Kanino? Sa atin. Amen. So, alin lang yan eh, oh? In him, verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. At nalalaman natin na tayo ay nasa kanya. Dahil nadalaman natin yung pag-ibig eh. Amen? Unang dapat, matman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Malinaw ko, so ever keep it is poor. At sino man, sumusunod sa kanyang mga sinta, in him is the love of God, ay nasa sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. O nagiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. At hereby know that we are nalalaman natin na tayo ay talagang nasa kanya. Amen? Next verse. Amen. Next verse. He that saith he abideth in him, all things are also to walk, even as he walked. So, malino to, mga kapatid. Listen carefully. He that said, siya ang nagsasabi na siya na nagpili. Sabi, sa kanya, sa Panginoon Jesus, all things are also to walk. May ibig sabihin, dapat lumakad siya kung paano lumakad o mabuhay niya katulad na kung paano nabuhay ang Panginoon sa Kristo. Yun siya ni katong tao. Malino yan eh, di ba? He that said, he abided in him, all things are also so to walk, even as he walked. Amen. Kaya nga siya ng katawang tao eh. Para bigyan tayo ng halimbawa na dapat natin sundin kung paano siya nabuhay, kung paano siya lumakad, kung paano siya nakasama. Sa mundo ito, yun ang dapat makita sa atin. Yun lahat ang katangian niya. Kaya Christ-likeness, it is our the highest calling of all Christians to be Christ-like at tulad ka ni Kristo. Amen. Ito nga sa kapitbahay namin, yung unang nagsira ko eh. Nilalakas ko dahil nakikinig yung anak. Kristiyano po no. Ano ba talaga ang Kristiyano? Christ-like, katulad ni Kristo. Ano? Si Kristo ba may bisyo? Siya ba'y naninigirilyo? Siya ba'y naglalasing? Siya ba'y nagsusugan? Siya ba'y may kaaway? Siya ba'y mamagalitin? Siya ba'y nagseselos? Eh lahat ng katangin ng tao ngayon, wala eh, di ba? Pero Kristiyano raw. Pagka sinabi ng Kristiyano, Christ-likeness, katulad ka ni Kristo, kahawig ka ni Kristo, dahil tala mo yung kanyang pangalan. Amen? Well, dapat, naka-abay tayo sa kanya. Kasi ang pagbabago, hindi naman instant yan eh. Every day, babaguhin ka. Every moment of our life. Amen? Unti-unti binabago tayo kung tayo nag-aaral, pinag-aaral natin yung katangin ni Kristo. Amen? Katulad nga, yung sinisira ko asawa ko nila, yung katangin ng mga tunay na nanay, pagka puro era ka, ganoon din sa lalaki, puro era ka, masagulero. Nasinggero. Eh, hindi ka Kristiyano. Dami mong kaaway, kami-kami lang. Ang gusto na, hindi naman masama yung nagkaroon ka ng kaaway. Pero huwag mong pagtagin yun, makipag-ayos ka, makipag-gabit ko ka. Amen? Kasi wala makakarating sa kaharian ng Diyos kung kayo may kaaway, makipag-gabit ko ka. Hindi na importante dito kung sino mali at tama eh. Amen? Hindi na mahalaga yun. Eh, ako tama eh. Dapat siya tumakot sa akin, hindi. Eh, ikaw ang tama, importante, nakapag-ayos ka, mag-ayos kayo. Tama ba, Brian Pare? Yes. Si Brian Pare, inimporta ko yan. Gusto tayo dito, listen. Pinagpaalam ko yan eh.
Amen. Sa ating Kristiyan, wala na yung galit-galit eh. Amen. Ang galit kayo sa Diablo na gumagawa na hindi maganda. Lugod yung alam para matato. Amen. So alam niya, yung pagka mga kasal, nagkaroon lang na talaga idwa. Kagagawa ng Diablo yan eh. Gusto magsabong kayo eh. Amen. Pero salamat ko lang natin ang Panalang Espiritu. Amen. Verse 7. Brethren, I write no new commandments unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word of which. Which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment write unto you, which thing is true in him, in you, because the darkness is past and the true light now shineth. Hindi naman bago ito eh. Ngayon, ibig sabihin, wala na yung kapiling, palipas na yan eh. Palipas na yan, kapiliman, at dahil yung nakaliwanag. Amen? Pinakikita na ng Panginoon na ang liwanag. Kaya kailangan magliwanag tayo, magliwanag ang buhay. Dahil ang Diyos nga ay ang liwanag eh. Na ibig sabihin, pag sinasabing ko sa Diyos ka, puro kanilin mo na buhay mo, eh, nagsisinubalik ka. Amen? Mabuhay na tayo, mabuhay tayo, lumakad tayo, mag-isip tayo sa liwanag. Marapit na pinakita na natin lahat ng sinyales ng pagbabalik ng Panginoon, narinito. Amen? Kaya magsumikap tayo mga kapatid. 9. He that said he is in the light. Kung anong sasabi siya nasa liwanag and hate that his brother at namubuhi sa kanyang kapatid is in darkness even until now. Kung may pinamubuhi ka pa, pinagagalitan ka na sinasabi mo ikaw nasa liwanag, eh ang dami mo. Atraso. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka, nasa kadiliman ka ba? Amen? So, yun po, nakakamit po, napakaraming matitigas ang puso. Pinipilit yung patwira nila. Amen? Kasi iyan isa natin ang patwira natin. Eh, ako yung tama eh. Eh, tama ka kayo matuyo. Ibig sabihin, importante magkaayos. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng ayusan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng liwanag. E sinasabi mo, kilala mo ang Diyos, e ayaw ka mong paayos. E siya nga ay Diyos ng paayusan eh. Dapat gusto ng Diyos na maayos ang buhay natin, maayos tayong lahat na naniniwala sa Kanya. Maayos ang buhay natin. At kasi natin yung pagpapala eh. Pag maayos ang buhay natin, ano sumasa atin? Ang sabi nga, if God is with us, who will be against us? At pagka tayo sumusunod, at kilala natin ko na yan ang Diyos, ibig sabihin, yung pagpapala, hindi mo nahahanapin eh, sumusunod sa'yo eh. Lagi mong kasunod yan eh. Amen? Yun ang hindi na unawaan na intindihan ng marami. Anong verse na tayo? 10. He that loveth his brother abideth in the light. Ang sino mong umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa ilaw. And there is not occasions of standing back. At hindi siya talaga, walang katitisunan sa kanya. Amen? Ano pa? 11. But he that, sabi, but he that hated his brother is in darkness. Kung ikaw yung namumuhi pa sa iyong kapwa, ikaw ay nasa kadiliman and walk it in darkness at lumalakad ka pa sa kadiliman and know it not whither he going at hindi mo alam kung saan ka pupunta. Amen. Because the darkness had blinded his eyes sapagkat binulat ka ng kadiliman. Hindi mo alam kung saan ka patuloy. Amen. Kaya iwasan natin yung mga kapatid yung nabuhi ka, paano naiilis ka, nakikita ka. Sa isang Kristiyano, wala na yun eh. Natitisok ka, nakikita mo yung iba. Dapat bantayan natin yung sarili natin.
Amen. May sarili natin ang bantayan natin. Huwag yung iba, alam niya. Amen. Hindi ka mabantay mo sa iba, natusok ng mata mo, nabulag ka. Amen. Hindi ka na mga kapatid. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Diyos na kayusa. Diyos ng pagkakaisa. Amen. Diyos ng pagkakasin ko. Amen. So, gusto natin talaga makarating sa kaharian ng Diyos. Sundin natin yung kanyang salita, yung kanyang pinag-uutos. At doon, malalaman natin na tayo talagang kilala natin siya. Amen. Ito tayo sa chapter 3. Verse 14. O ito. We know that we have passed from death unto life. Wala sa kamatayan, pinagdaanan natin yan. Ngayon ay sabi unto life. Buhay na tayo ngayon. Sabi, because we love the brethren. Dahil mahal natin ang mga kapatid. He that loveth not his brother abideth in death. Amen. Kung hindi mo iniibig, hindi mo kaya iniigin ang mga kapatid. Ano nga ang kanyo niya? Ano nga ang tsura niya? Nanatili ka sa kanila. Huwag tayong mamili kung sino mamahalin, kung sino pakikisama. Amen? Ang Diyos ba namili? Hindi naman namili ang Diyos eh, di ba? Ano sila, binasa natin kanila, kung paano siya namuhay, kaya hindi tayo. Ang Diyos hindi namili, ano ka pa man, sino ka pa man. Yung pagkamatay ng Panginoon, para sa iyo din. Yung tatanggapin nun, paniniwalaan mo at susunod sa kanyang utos. Amen? Maraming kasi, parang pang, mayroon pa siyang best friend. Pinakailan, dapat lahat best friend natin eh. Di ba? Meron siyang, yung bang parang may level na ano, pakikisama, pagmamahal. Hindi, dapat pantay-pantay yan. Dahil ang pag-ibig na kasi pantay-pantay tayo na. Ano mang isang na buhay mo? Amen? Ano mang kulay mo? Ano mang lahi mo? Hindi nagtatangin ang Diyos. Amen? At ito pinagkakamala ng marami. Yung sinabi ng Bible, ang Panginoon hindi nagtatangin. Kaya isang mga karal, napakaroon ko, kaya ano, kahit mga bakla, tomboy, ay welcome sa kanila. Dahil lahat sa amin ng Panginoon, hindi naman siya nagtatangin. So, ano, yung mga maling interpretasyon na ganyan. Amen? So, yun yung mga kapatid, maliwanag, we know that we have passed. Okay, wala na tayo sa kadiliman, sabi, that we have, sa kamatayan. Yeah. Because we love the brethren, and he that loveth not his brother abideth in death. Patay ka pa rin sa espiritu. Iwalay ka pa rin sa Diyos. Kung hindi mo kaya umibig sa mga kapatid. Amen? If they would, whosoever hated his brother is a murderer. Yeah, murderer. Namamatay tao ka. And you know that no murderer hate eternal life abiding in him. So, aral din ni Kristo yun, di ba? Namamatay tao, yung nabubuhi. May galit sa kapwa, mamamatay tao. Ang sinasabi dyan, spiritual eh, pinatay mo yung tao. Ibig sabihin, pinutol mo yung ugnayan sa yung pag-ibig ko sa kanya. Hindi naman physical na kamatayan ito. Hindi na pag-ibig dito. Existin. Hereby perceives we the love of God because He laid down His life for us. Hindi ko ginawa ng Panginoon. And we ought to lay down our lives for the brethren. So ito, namimisyan. Ang gusto na marami ito. Yung sinabi niya ito, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. At ito pinagkapatan ng marami. Ipinigay ng Panginoon Jesus ang kanyang buhay para sa lahat, para sa atin.
Ang sabi nito, and we ought to lay down our lives for the present. Paano din natapit sa Elders Good? Eh, ginawa ni Cristo na tapos sa krus. Eh, ngayon ba mabago rin sa krus eh? Kaya malaking kasalanan yun. Kasi na, hindi nila unawaan to. And we ought to lay down our lives for the present. Ibig sabihin, ibigay mo rin ang buhay mo. Hindi sinabi mo, patako ka. Parang mo lang sinabi, Cristo kulang yung ginawa mo yung dati pa yan. Amen? Ibig sabihin, yung buhay natin, iaalok natin sa kapinapakan ng marami, pero hindi ka magpapapako. And 17, but whosoever had this word good and seen his brother had need, ito yung paliwanag niya, is shutting up his powers of compassion for to me, he will let the love of God in him. And 18, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Yan ang kailangan pag-ibig natin. Pag-ibig natin, sabi, salita, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Kaya sabi, kung nakita mo yung kapatid ko, nakakailangan, walang pagkain, walang matamit, sasabi mo, sige, umayo ka, pag-pray kita. Eh, kaya mo naman tulungan. Amen? So, paliwala yun. Yun ang sinasabi, pag-aalay ng buhay mo. Amen? Ang tunay na Kristiyano kasi, yung halimbawa, lumapit sa'yo, may nakakailangan. Kaya mo naman tulungan. Tulungan mo, isakripisyo mo na yun. Yung pag-ibig mo, ipadamo mo sa kanya. Kung magkakatulad ng pasabihan na susubo na lang, ibibigay pa. Yung katangin ang tunay na ina. Di ba yung nanay ganon? Susubo na lang. Pag nakingi yung anak, yung apo, ipis na siya kumain, ibibigay na lang. Ganyan ang sinasabi niyan, di ba? Eh ko, pwede naman magtiis. Eh, Kristiyano ka naman, pwede ka naman mag-fasting. Amen? Yung para sa'yo, ibigay mo na lang. Amen? Eh, nagpunta sa iyo, walang maisuot. Gutay-gutay ang suot. Nakita mo, ang lamig, walang maisuot. Eh, isang baon yung damit mo, hindi mo mabigyan ng isa. Inaamag na nga rin sa baon, ay hindi mo na isusunod yung iba. Bigyan mo kahit na isa. Amen? At sad to say, yung minsan yung nangihingi ng mga relief na yan, eh hindi naman sa isusunod ang pinamibigay. Yung minsan, display pa sa TV, pinakita eh. Pati mga underwear, na ginagawa, wala na lang garter eh. Hindi na ipinigay. Kung may bigay mo, yun the best. Amen? Kasi kung magbibigay, ganun eh. Ano ba, well, lumapit sa'yo, ano makain? Bibirong tira-tira, yung pampakain sa aso, bibigay mo. Hindi sandukan mo ng bago. Bigyan mo na talaga. Itulit mo talaga ang kapatid. Amen? Hindi yung tira-tira. Eh, yung pula ka kanungkot. Amen? Ayan, my little, let us not love in word, neither in tongue, but in deeds and truth. Amen? Magsasalita na. Pakita mo sa gawa at sa katotohanan. Amen. Natutuko ka. Natutuko kang tumutulong. Amen. Chapter 4. Alam niyo, mahalaga po kasi ito eh. Kasi dapat alam natin kung anong kalalagay natin bilang mga kapatid. Chapter 4, beginning at verse 7. Verse 7. Beloved, let us love one another.
Amen. Ano to? It is a command. Kung ikaw ay nasa Diyos na lang, kilala mo ang Diyos, susundin mo to. Susundin natin to. Amen. Kaya sabi, let us love one another. Magmahalang tayo. Mag-ibigan tayo. For love is God. Sa pagkatan Diyos ang pag-ibig. And everyone that loveth is born of God and knoweth God. Malinaw pa sa sinag ng araw to. Ang sino man, ang sabi, and everyone, ang sino man that loveth, ang sino man umiibig ay pinanganak ng Diyos. Yung sinasabi, born again. Sino born again dito? Tanawa lang eh. Pagka sinabi born again, pinanganak ka na muli sa Espiritu. Pinanganak ka na Diyos, and Diyos sa Espiritu. Pinanganak ka sa Espiritu, bumuhay ang iyong Espiritu, patay. At sabi, and knowing God, doon mo lang mananaman ang Diyos, makikilala ang Diyos, kilala mo ang Diyos. Pagka ikaw ito na ilang na born again, pinanganak sa Espiritu, dahil ang Diyos sa Espiritu, kilala mo ngayon ang Diyos, kung sino talaga siya. Merong alas ama na hindi pa na born again yan, hindi niya makikilala ang tunay ng Diyos. Amen. Kaya nga maraming nagsuntutan mga Diyos sa sanlibutan. Amen. Kung sino-sino kinikilala ang Diyos. Napakarami. Eight. He that loveth not knoweth. O to. He that loveth not. Yung hindi marunong umibig. Knoweth not God, for God is love. Yeah. Kung hindi mo kaya umibig, ibig sabihin, talaga, hindi mo talaga kilala ang Diyos eh. Dahil ang Diyos niya ang pag-ibig eh. Amen? Oh. Nine. In this was manifested that the love of God toward us because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. So ito mga kapatid, ito, nahayag na ang pag-ibig ng Diyos sa lahat, toward us, because that God sent His only begotten Son. Dito pinatala ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Pinatala niya ang kanyang buhay na ito. Amen? Dito sa salitutan, that we might live through Him. Upang tayo mamuhay para sa kanya. Amen? Ito ang hindi lang unawaan ng marami. Sa 10. Herein is love, not that that we love God. Hindi naman natin talaga mahal ang Diyos. Dahil paano mamahal, hindi mo makikilala. Amen? But that the love of God love us and sent His Son to be the propitiation for our sin. So para maging alay, handog sa ating mga kasalanan. And 11. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Oh, so, ang linaw mga kapatid eh, beloved, mga pinamahal, sabi ng Panginoon. If God loved us, umahal tayo ng Diyos, we ought also to love one another. Kailangan magmahalan din tayo. Hindi tayo nagtatak. Amen? Tayo magtangin. Ay, tinupos niya. Next. No one, ito, no man had seen God. Wala pa makakita sa Diyos. Sino nakakita na? Wala. No man had seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us and His love is perfected in us. So dito makikita natin mga friend, if we love one another, kung tayo nagmamahala sa isa't isa, ang Diyos ay nananahan sa atin. Amen? Dahil ang Diyos na ang pag-ibig eh. Kaya sabi, nananatili sa atin Diyos, nananahan sa atin, and His love is perfected, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Amen? Dito mahalaga, manatili appreciation ng Diyos sa ating buhay. Sa lahat ng sarili. Amen? 12.
hereby know we that dwelleth in him. Yeah, hereby know we that dwelleth in him. Dito malalaman natin kung kaya nananatili sa kanya. And he is at siya ay sa atin because he given us of his spirit. Ito nga yung katunayan eh. Na tayo ay nasa Diyos, ang Diyos ay suma sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu na ipinagkaloob sa atin. Yun nga ang gabay at patnubay natin. Siya yung nagnireveal sa atin. Amen? Kaya sabi nga, kung ano narinig ng banal na espiritu sa Ama at sa Anak, yun ay inireveal niya sa mga tunay na Kristiyano. Salamat sa marunong at mahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya maraming ligaw eh, hindi niya alam kung anong katungo ng Panginoon. Amen? So, inireveal yan eh. Kung anong kalooban ng Panginoon. Amen? So, malinaw pa sa sikat ng araw niya ang banal na espiritu at makakakit. Kung baga, hindi tayo ililigaw, kanya nga ang gusto sa akin, nananahan sa atin, that when the Bible is telling us, in our bodies, the temple of the Holy Spirit. Kaya nga, do not destroy the temple of the Holy Spirit. Because if you destroy the temple of the Holy Spirit, God will also destroy you. Fourteen. And we have seen and to testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. 15. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him and he in God. So ito, maraming ligaw dito. Yan. Ang sino man nagpapahayag ni Jesus ay anak ng Diyos. Ano paniwala ng iba? Tao lang eh. Amen? Tao lang. God dwelleth in him. Ang Diyos ay nananahan sa kanya at siya ay nananahan sa Diyos. Ngunit kapag ka hindi pinahayag ng isang tao na si Jesus ay Diyos, ang katotohanan ang wala sa kanya. Kasi meron ka dyan, di ba? Si Jesus ay tao lang. Ay anak ng Diyos. Sino na anak? Diyos. Ano yung anak? Ano yung anak ng Diyos? Di Diyos. Tayo mga kapatid, anak pa tayo ng Diyos? Naging, paano tayo naging anak? Baka tayo nagpag-exam kayo, so binibigyan tayo ng karapatan. We are only adopted. Amen? Dahil nabuhay yung ating espiritu. Pero tayo, ay isuwa sa Diyos. Ang Panginoon Jesus Kristo, kilala natin bilang Diyos, dahil anak ng Diyos eh. Siya yung one and only begotten sa atin. Amen? Di ba may relihiyon ka dyan? Tao lang siya, hindi si Diyos. Eh, Savior nga ng world eh. Paano makapagpagin ka sa tao? Amen? Hindi ka natin kaya iligtas sa sarili natin, pero by grace. Yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, yun ang makakapag-iligtas sa atin. Kung nananapula tayo tayo, at kung kilala mo, tunay ng Diyos. Yun ang makakapag-iligtas sa atin. By grace, we are saved. Ilig sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap, sariling alaman, sariling natin pamamaran mo. Saan Diyos ang gumawa ng paraan? By the grace of God, we are now saved. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. 16. And we have known and believed the love of God had to us. God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God. Yan. Malino yan, mga kapatid. Ang sino mang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay sa Kanya. Nananatili sa Kanya. Two way, di ba? Pag nananatili ka sa Diyos, ang Diyos mananatili sa iyo. Pero pagka hindi ka nananatili sa Diyos, hindi rin siya mananatili sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, sabi nga, binigyan tayo ng free will. Amen? Hindi sa pilitan niya. May free will tayo. Ikaw masusunod, ano gusto mo? Pumunta ka sa Diyos? O lumakad ka sa sarili mo? Hindi ka pipilitin ng Diyos.
Pero anytime, pag nagmanipulo ka, you are welcome. Herein is our love made perfect. Yeah, nagiginap ang ating pag-ibig that we may have boldness in the day of judgment because as He is, so are we are in this world. Yeah, malinaw, because as He is, so are we in this world. Kaya nga kailangan maging katulad tayo ni Kristo. Kaya nga kailangan, kilalang-kilala mo eh. Amen. Sino pinapalisan ng mga tao? Sino iniigulo ng mga tao? Di ba mga artista? Amen? Kaya nga tinubog si artista nag-ano, country, iulaksin, iulaksin, di ba tinubog siya? Bakit? Iniigulo siya. Million ang pumunta, di ba? Ano nangyari? Imbis na ang Panginoon ang iduluhin eh, di ba? Iniduloy. Oh, 18. There is no fear in love. But perfect love doesn't out fear. Yan, takot ka pa ba? Tatakot ka? Dapat hindi na tayo tatakot sa buhay na ito eh. Kahit anong bagay, kahit kamatay, di ba dapat katakutan eh. Kung talaga na hanggang doon ka na lang, wala kang magagawa. Amen? Kaya ako, magpapasalamat sa Diyos eh. Sa edad ko, 73, andito pa rin, makakatayo pa rin ako. Amen? Ang talagay ko lang sa Panginoon, kung ako'y pagpapahingahin mo na Lord, patulungin mo lang ako. Para hindi na maghirap yung pamilya ko. Amen? Amen? Kasi yung iba, kanya nag- napakatagal lang wala yung tatapin. Iniintay ng Panginoon talaga magsisipas niya eh. Pinipirang pagkakataon eh. Amen? Kaya dapat tayo, lagi tayo nagpapagkas. Pagkamali ka. From there and there. Diba? Lord, sorry. Hindi mag-iintay ka pa lang kung ilang araw, saka ako mag-sosorry. Kaya nga binigay sa atin ng Banal Espiritu, once na nag-commit ka ng mistake, sasabihin ay agad sa'yo, tukundi ka na yun, diba? So, dapat i-confess mo agad, sorry Lord. Amen? O ngayon, hindi ko naman kasalanan eh. Siya may kasalanan eh. Nakatwira pa eh. Aminin na natin, sorry Lord. Kamali ako. Kasi tinukulbi ko naman ang Espiritu, hindi ka nakikipipi. Amen? 19, we love you because you first love us. Siya yung unang umibig sa atin. Kaya dapat, ibigin natin siya at ibigin natin ang ating kapwa. 20. If a man say, I love God. Yan. Ito, napakalino mga kapatid. If a man say, I love God. And hated his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother. Yung nakikita mo yung kapatid, sabi, for he that loveth not his brother whom he had seen, how can he love God whom he had not seen? Eh kung kapalian mo nga eh, di ba? Nakikita mo, hindi mo kaya ibigin. Eh, Diyos pa kaya, hindi mo nakikita, maiibig mo. Natural, hindi eh. 21. And this commandment have we from you. That we who love God, love His brother. Ito yung tito natin, di ba? Kung sinasabi mo, sabi, we have from him that he who loved God loved his brother also. So ito yung mga kapatid. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang utos. Ano yung utos niya? Mahalin mo ang kapwa. Kasi pag pinahal natin ang kapwa natin, katunayan yun na mahal mo ang Diyos. Kilala mo ang Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, yun talaga kilalang kilala mo ang Diyos. Kasi pagkakilala mo niya, susunod ka sa lahat ng kanyang pinagutos. Pag hindi mo siya nunod dyan, ibig sabihin, hindi mo siya nunod ang kailangan. Kanyang ulitin ko, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Hindi mo talaga kilala ang Diyos. Kaya marami nga papahamak ng tao. Kasi hindi mo sinusunod. At hindi mo sinusunod, hindi mo kasi kilala.
At kung kilala mo ang Diyos, pag-aaralan mo ano ba ang kanyang mga utos. Hindi ba yung utos ng Panginoon? Yung sa moral laws? Ang mahalaga mga kapatid, yung moral laws. Ano yung may moral laws? Ten commandments. Hindi mo nakuwi sa dalawa. Ibigin mo ang Diyos na mong puso, pagkuran, buong kalakasan. At ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sa amin, ito nakasalalay ang lahat ng kautusan ni Moses. Yun ang tinatawag natin moral laws. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi tayo pinalayan dito. Sinasabi, pinalayan tayo. No. Pinalayan tayo ng Panginoon sa tinatawag na religious ritual laws. Yung mga pagsamba, mga pag-aalay, wala na yun. Dahil inalay na ni Kristo ang kanyang sarili. Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na. Yung tinatawag natin mga festival na yan, kung ano-ano. Tingnan niyo nag-festival, ano nangyari? Sa India, nag-festival sila, ano nangyari? Dumami ang naapektuhan. Di ba? Mga pesimester, mga piyesta-piyesta niya, hindi na dapat yan eh. Sa Bulacan, anong nangyari? Nangyong piyesta sila ba? Hindi ba? Naging Christian. Amen. Kaya tayo bilang mga Kristiyano na sumasama sa tunay ng Diyos, huwag tayo matakot. At sa sumusunod din tayo. Amen. Kaya mong takot. Hindi tayo pababayan ng Panginoon. Basta lubos ang kilalanin lang natin ng Panginoon. Sino ba siya? Who is the Father? Who is the Son? And who is the Holy Spirit? Yan ang dapat natin alam. At paano ba siya kumikilo sa ating buhay? Paano siya mamumulat sa ating buhay? At paano natin makakamtang ang pangangailangan natin buhay sa Kanya? Amen? So yan ang pagtuon natin. Kasi as a scripture, marami pwede tayong pag-aralan. Pero higit sa lahat dapat malaman natin. Sino ang Ama, sino ang Anak, at sino ang Banal na Espiritu. Amen? Maraming ligaw dito. Kanya maraming wakis. Pagka sinabing isang Diyos, isa lang daw. Hindi sila naniniwala. Sabi nung iba, bringin, no? The Holy Trinity. Pero ano ba sinasabi ng Biblia? At tayo mga kapatid, pagsikapan natin, huwag natin kalimutan. Yung sinasabi sa Bible, do not forget to meditate day and night. Meditate day and night. Ang sabi, so that you will know. Para malaman natin ano ang sinasabi ng Diyos. Para masunod natin. Dahil sa ngayon, ano sabi noon? You will be prosperous and successful. Amen? Lahat tayo gusto natin mag-prosper. Gusto natin maging successful tayo. The secret is knowing God. Amen? Tumayo mo pa tayo sa dalawa. Maraming kita.